We cannot please everybody. Magandang araw po sa atin po lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinulob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing, tumindig ka at lumakad. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan, at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. We cannot please everybody, lalo na kapag ang mga tao ay hindi kayang tanggapin yung atin pong pagkatao. Kahit na mabuti na ang atin pong mga ginagawa, hindi nila ito kayang tanggapin. Laging masama ang tingin po nila sa atin. Katulad ng ating pong ebanghelyo po ngayon, ang Panginoong Jesus ay gumawa ng himala, lalo na po dito sa paralitikong ito. Dinala sa kanya ng ilang mga tao. Kamangha-mangha, dahil kabila ng pag-uusig ng mga taong nasa paligid ng Panginoong Jesus, hindi ito napigilang gumawa ng mabuti. Pinalaya ng Panginoon sa pisikal na karamdaman ang taong ito. At hindi lang yon, kundi pinalaya rin ito sa spiritual na karamdaman dahil sa pagpapatawad sa mga kasalanan. Ngunit dahil sa pananaw ng mga Hudyo na ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng lahat ng kasalanan, pinatunayan ng Panginoong Jesus na meron siyang otoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Sa ating pong mga buhay, nawa, sa lahat ng gawing mabuti ng mga taong nasa paligid po natin, i-appreciate po natin ito. Kung ikaw naman ay gagawa ng mabuti para sa iba, kahit hindi ka gusto ng mga taong nasa paligid mo, magpatuloy ka lang sa paggawa ng mabuti. Sabi nga ni Apostol Pablo, huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Panginoon, dalangin ko pong bigyan kami ng kalakasan ng loob, gumawa ng iyong kalooban kahit hindi kami nagugustuhan ng ilan. Amen. Ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless you.